So ngayon po ay meron akong good news sa inyo dahil ituturo ko po sa inyo kung paano gawin ang isa sa pinaka-saleable na aking produkto, which is yung Gymboy Ice Candy. So ngayon po, yung pinaka-saleable namin ay yung chocolate flavor. So antabayanan niyo po itong video na to dahil ituturo ko po sa inyo step by step kung paano siya gawin at kung paano po yung flow ng business ay i-share ko rin po sa inyo. So samahan niyo po ako. Sa pagluluto naman natin, ang gagamitin natin ay itong mga ito. So kailangan natin ng cornstarch, kailangan natin ng asukal, so yung wash yung kailangan natin. Tapos, ang ginamit ko palang cornstarch ay yung cream pure cornstarch. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang chocolate bar na mabibili sa mga groceries at supermarket. Ang una nating step, syempre, kailangan natin ng tubig. Ito yung ginamit kong pichel. Malamang yung iba sa inyo familiar dito sa pichel na to. Dalawang puno nito hanggang sa guhit at kalahati. So, dalawat kalahati. Ilagay natin siya sa isang malaking kaldero. So, yung kakasya lang yung dalawat kalahati ng pichel na tubig. Tapos, pakuluin natin. Pag medyo mainit na siya, pwede na nating ilagay yung chocolate bar. Tapos, pagkalagay natin ng chocolate bar, halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw siya. Pag medyo nakikita na natin na may kumukulo na, that's the time na pwede na nating ilagay yung asukal natin. Tapos, halu-haluin din natin para matunaw ng gusto. Itong cornstarch powder natin, lalagyan lang natin ng isang tasang tubig. Tapos haluin natin ng mabuti hanggang sa maging smooth na siya. At pag medyo kumukulo na ulit, at saka natin ilalagay yung ating cornstarch na tinunaw. Ang paglalagay ng cornstarch, konti-konti lang yung paglalagay. Konti-konti lang yung pagbubuhos habang hinahalo para maging maganda yung kalabasan ng texture niya sa bandang huli. Hindi po pwedeng isang buhusan lang kasi may tendency na mabuo yung lahat ng cornstarch na nilagay nyo. Pag nailagay na natin lahat, pwede na nating pakuluin. So pagkakulo niya ay ready na to para palamigin para naman sa kinabukasan or kung lumamig na siya ay pwede na nating balutin or i-repack. Pag i-repack na yung ice candy, ito yung mga gagamitin natin. So, kailangan ng Alaska Condensada, Nestle All-Purpose Cream. Tapos, ang gamit kong plastic ay yung 1 3/4 by 10. At syempre, kailangan ng imbudo. So, ngayon ready na siya. Ang gagawin natin is ilalagay na natin yung All-Purpose Cream, yung Nestle. Ayan. So, pigain natin mabuti. Make sure na may pipigaan yung mabuti kasi sayang naman yung maiiwan. Ayan. So, ako ganyan ang ginagawa ko. Pinapaikot ko siya. Ayan. Para talagang malagay lahat. Ayan. Sayang kasi yung maiiwan. So, ngayon yung Alaska Condensada naman. So kung gusto nyo na mas malasa talaga yung condense niya, kasi mas masarap talaga pag mas maraming condense, so pwede nyo namang dagdagan ng isang condensada or kahit anong klase ng condense. May nabibili namang mas maliit eh. Ito kasi medyo malaki-laki ito. So ayun. Ngayon, syempre, hahaluin natin. Yeah. So ganun lang kadali. So ngayon, ready nang i-plastic ito. So ayun mga kapitbahay, so ready na tayong mag-pack ng ice candy. Yung gagamitin nating plastic na sumabog na ay nasa 100 pieces ito. So pag naubos natin ito, ibig sabihin naka 100 pieces tayo na ice candy. Okay ba yun?
So, ewan ko lang kung aabutin. Kasi yung ginagamit ko sa business ay doble yung size nung kaldero na ginagamit ko doon. So, since ito ay pangkain lang naman namin, kaya maliit lang yung ginamit ko. So, ganito ang pagpapak na ginagawa namin. Actually, yung embudo ay masyadong malaki ito. Ang ginagamit talaga namin is mas maliit lang. Kaya lang hindi ko siya makita. Kaya ito na lang. So, ayan. Pag sa business namin, ayan, okay na yung isang salok na yun. Yung ganitong size, ay inaibebenta namin ng 5 pesos. Actually, pinapasa namin siya sa tindahan ng 4 pesos lang. Tapos, ibebenta nila ng 5 pesos. Okay? So, sa pagsisild ng ice candy, mano-mano kami. Hindi kami gumagamit ng sealer. So, ayan. Siyempre, paikot muna natin. Ayan. So, ganun lang kasimple. So, ito na yung presyong pang 5 piso. But since ito, actually, pwede nyo rin naman siyang ibenta. Itong ginawa ko na itong timpla. Kung gusto nyo lang, ha. Tapos, pwede nyo siyang ibenta actually ng 10 pesos. Kasi special to. So, yung timpla kong ginamit ngayon is pangkain lang dito sa bahay. Kaya medyo sinarapan ko talaga. Hindi ko naman sinasabing hindi masarap yung binibenta. Actually, saleable siya. Sa sobrang benta niya talaga at sarap niya ay siguro naman kaya kumalat siya at naging click siya sa buong bayan po namin. So, bukod sa timpla o yung recipe nitong ginagawa ko ngayon, ay ibibigay ko rin sa inyo yung recipe nung aking ginagamit sa aking business. So, iyon, makakagawa kayo doon ng 150 hanggang 170 pieces na ice candy. So, ganun yung presyo. But since ito nga ay special, so pwede nyo ibenta ito ng 10 pesos. Okay? One down. So malamang sa una, mahirapan kayong pagpantay-pantayin. Lalo na kung hindi nyo gawain talaga to. Pero pag tumagal na, doon mapapansin nyo na pantay-pantay na siya. So expert na kayo nun. So mga kapitbahay, sa mga nagtataka kung bakit in-stop ko yung ice candy business ko, gayong kumikita naman pala, actually pang family business siya talaga. So sa side ko kasi kami, yung family ko, yung parents ko, tsaka mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming business. So, ako, sarili ko rin yung business na to. So, nahihirapan akong humanap ng tauhan. So, kaya pag kulang ng tao, let's say, sa pagluluto, ako, tapos may time na umaabsent yung basta, pag may absent yung taga-luto, absent yung taga-repack, absent yung magdi-deliver, absent yung aming clerk. So, gawain ko lahat. Lahat akong gagawa. Kasi nga ako yung may-ari. So, ganun. Na-experience ko kasi ng madalas yun. So, lalo na nung lumaki na siya, nung lumawak na yung aking business. So, doon ako nahirapan ng todo talaga. So, kahit malaki yung kita niya, I decided na i-stop na lang. So, kung kayo ay isang pamilya naman at wala kayong maisip na magandang negosyo, itong ice candy business ay patok na patok to ngayong summer. So, kung may katuwang naman kayo sa buhay, so, pwede nyo nang simulan to. Basta kailangan lang tulungan, ganun. Kasi sa ako talaga, nahirapan talaga akong humanap ng tao. So, yun lang naman yung naging problema ko. So, nung nag-decide ako na mag-ice candy, nagsimula ako sa isang freezer. And then, kinukulang na ako nung pagbagsak namin ng 50 pieces sa isang tindahan, mabilis siyang nauubos. So, kaya nag-decide ako na magdagdag ng freezer. Actually, pa isa-isa yun.
yung pagdagdag namin, so hindi siya biglaan. So umabot yung freezers ko ng 6. And then ayun, yung 6 na yun, ang nasusuplayan pala namin na tindahan ay nasa 80 to 100 na stores. So depende yun sa may order. Kasi kuminsan, hindi naman kami na-advise ng mga tindahan. So dadating kami ng sarado yung tindahan. So ang mangyayari, it's either iaalok namin. So pag hindi namin na-ialok, pag walang kumuha, so ibabalik na lang dito yung ice candy. Tapos ilalagay ulit sa freezer. By the way, wala kaming nasasayang na ice candy except dun sa nabubutas at talagang tumatapon na. So pag nalusaw, pwede naman ulit patigasin yun. By the way, ang ginagawa namin ay consignment kami. Meron kaming mga box na ipinrovide. So ayun, may pangalan yun. Iyon yung ibabagsak namin sa bawat tindahan. Merong nagdi-display ng box sa harapan, tapos yung laman nasa freezer, nasa freezers nila. So okay yun. Para nga naman hindi lumambot yung ice candy. At meron din naman na dahil daw puno yung freezer nila, so hindi nila mailagay dun sa freezer nila. Kaya nandun lang siya sa box hanggang sa maubos siya. So yung iba bumibili, medyo lusaw na gano'n. So pag talagang totally naging tubig na siya, meron pa rin naman bumibili kasi masarap nga. Oh, so yung iba naman dahil ayaw, syempre bumabalik sa amin yung lusaw. So ipapatigasin lang naman namin siya. So bihira yung nare-reject talaga. Proud ako sa ice candy business ko kasi alam ko na ako lang yung nakapagbigay ng ice candy na mayroong umabot kami sa may 30 flavors, 30 or 30 plus, ganun. Actually, yung iba na hindi naman ganun kabenta, hindi ko nasinama sa mga ginagawa ng madalas. So, nag-focus ako sa mga saleable na flavors. At ang pinakamabenta sa lahat is itong chocolate. So kaya naman ito yung ginawa ko ngayon. Nakakagawa rin kami ng gulay. Kasi lalo na nung sa school, nagkaroon ng higpitan. So ipinagbawal yung matatamis. So isa kami dun sa tinanggal. Pero yung iba, hindi kami pinaalis. Basta yung flavors namin is hindi masyadong matamis. So, nag-isip ako ng flavor na pwedeng pumasa sa kanila, which is yung gulay. So, gumawa ako ng kalabasa, ampalaya flavor, malunggay flavor. Nasubukan ko lahat yun. Nagawa kong ice candy lahat yun. So, nagustuhan naman nila. Pero syempre, sa tindahan, mas mabili yung mga flavors like chocolate, mangga, strawberry, ube, ayun. Alam niyo mga kapitbahay, kung nalalakihan kayo sa size niya para sa 5 pesos na presyo, kasi ipapasa niyo siya ng 4 pesos, di ba? Yung magbi-business. So, pwede niyong bawasan kung nalalakihan kayo. Dati, actually, may ginagamit kami sukatan eh. Pero nung nasali na kami, parang natansya na namin yung sukat niya talaga. So, hindi na namin ginagamit. Parang nakatabi na lang siya sa amin. In case na mapahaba yung o mapadami yung laman na nailalagay namin. So mga kapitbahay, dahil nga ibibigay ko, i-share ko sa inyo yung recipe ng pang-business, yung timpla ng ice candy na pang-business. Ang pagkakaiba lang naman, bukod sa may sukat, is yung ang gagamitin nyo is powder. Powder na chocolate or chocolate powder. May nabibili niyan sa mga palengke. Magtanong lang kayo doon. Chocolate powder. So, meron sila doon. Merong half kilo. Meron naman ding 1 kilo yung buo. So, ang ginagamit ko sa isang kalderong malaki, actually, ang tubig noon, 12 liters. So, pwede nyong gawin na 13 liters. So, kukunti lang yung difference ng lasa. Masarap pa rin naman yun. So, kung 13 liters,
ay aabot siya ng 160 to 170 pieces. So, ayun, tutubo na kayo no ng maganda-ganda. Eh kung napansin nyo kanina, inilagay ko yung chocolate ng walang kasabay. Pag yung powder, bago nyo ilagay sa may kumukulong tubig, yung sugar at saka yung chocolate powder, pagsamahin nyo sa isang lalagyan, tsaka nyo i-mix ng dry ha. So, tuyo ba yun? And then, pag na-mix nyo na siya, tsaka nyo siya ilagay doon sa kumukulong tubig. So, bakit kailangan gawin yun? Kasi, kapag ka inilagay nyo ang chocolate, ng siya lang, ng, yung chocolate powder ha, nang hindi kasabay yung asukal, hindi siya mamimix ng maayos doon sa may tubig. So, ang mangyayari is magbubuo-buo. So, hindi siya ganitong kapino. At isa pa, paglagay nyo doon sa may tubig, may tendency siyang sumubo. Hindi ko alam kung anong term nun sa ibang language, pero bubula siya. So, tatapon siya dito. Ayan. So, ang gamit naming box ay dalawang size. Merong small at saka yung medium size. Yung small namin, yan. Yung large namin, ito naman. Yan. So, yung small namin, ang maximum na nailalagay namin doon is 20 to 30. So, nasa pag-aayos na lang ng ice candy yun kung paano nyo i-arrange sa loob. Kasi may technique kaming ginagawa doon eh. Kasi pag masyadong napapalaki yung ice candy, 25 lang yung nailalagay. Tapos, doon naman sa malaki, 80 pieces na ice candy yung kakasya. So, sa tindahan, pagbago yung tindahan, ang binibigay namin kapag sa maliit na box, 30 pieces. So, pinupuno namin yun kasi mabilis siya maubos. Pagka medyo tumagal na, bawasan nyo na, gawin nyo na lang 20 para palagi siyang nauubos. So, para walang bumabalik. Pero kapag ka ang tindahan, kasi may tindahan na ayaw nila nang nawawala ng stock kasi kahit gabi raw, may bumibili. So, pwede nyo gawin yun doon sa mga tindahan na, na naglalagay sa freezer. Kasi kung hindi nila ilalagay sa freezer, 30 yung binigay nyo, tapos hindi mauubos, matitira yung 10. Ibabalik lang sa inyo yun ng lusaw. By the way, mayroong kaming ice candy na nabubutas, pero konti lang yung nababawas sa kanya. So, ang ginagawa namin, pagdating dito, maayos na pagsasamasamahin. Siyempre, dapat may system kaming ginagawa doon. Mayroon kaming malinis na gunting na para doon talaga sa pang-repair ba? Tinatawag namin yung pang-repair. Tapos, pagsasamasamahin namin yung mga nalusaw na yon, and then, saka namin ulit ipa-plastic. Ayun. So, yung dalawang tricycle namin, kaya naman ako nakapagpundar ng dalawang tricycle is dahil din dito sa ice candy. So, kinita ko na yun. Sa paglalako naman sa tindahan, sa paghahanap ng mga suki nyo, syempre, dapat ma-ice candy makipag-usap. Huwag tabi-tabi yung bibigyan nyo o aalukan nyo ng ice candy. Huwag tabi-tabi yung tindahan kasi nagkakaroon ng competition. Tsaka ayaw din ng mga tindahan ng ganun. Gusto nila kung bibigyan mo sila, sila lang. Tapos malayo na yung kasunod. Mga kapitbahay, doon sa mga may planong gawing business ito, malaking kaldero na yung gagamitin natin. So, magluluto kayo mga bandang alas 5 or kahit mga hanggang alas 9. Ganun. So, nasa sa inyo kung anong oras yung gusto magluto, basta gabi. Tapos, ibabalot nyo pa siya kinabukasan kasi hindi naman siya lalamig agad. So, magdamag nyo siyang papalamigin. Fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty.
So ayun mga kapitbahay, ang nagawa ko po, 60 pieces na ito, yung naka-plastic. At bukod pa po itong mga nasa lunchbox. So sa tingin ko, nasa 30 pieces pa ito mga kapitbahay. So ngayon po, isamahan nyo ako, ilalagay ko sa freezer ito at ituturo ko na rin sa inyo yung proper way kung paano siya ilagay doon, yung tamang pagsasalansan niya. So ayun po mga kapitbahay, ganito po yung tamang paglalagay niyan sa freezer. Kung napansin nyo, dalawa po yung paglalagyan ko kasi yung ganitong klase ng ice candy, hanggang dalawang magkapatong lang siya. So 14 pieces po yung nailagay ko sa likod. Pwede nga maglagay dito sa gitna, dalawa, paha lang, tsaka dalawa dito sa kabila. Yan. Since meron pang space sa baba, so pwede ko pang lagyan ng panibago. So hindi ko na siya ipapatong. Pero mga kapitbahay, kung sakaling kayo na ang gagawa ng actual, suggestion ko is hanggang dalawang patong lang. Kasi kung tatlong patong, pagka i-deliver nyo siya sa kinabukasan, hindi siya titigas. So hindi nyo siya ma-deliver. So hanggang dalawang patong lang. Mga kapitbahay, muli po maraming salamat po sa pagsama po sa akin ngayong araw na ito. Sana po ay may natutunan kayo doon sa mga senior ko ngayong araw. Muli po maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!